Hello, hello! Magandang araw na naman. Magandang araw sa lahat ng mga subscriber ko at magandang araw sa lahat ng mga Pilipino. Ito na naman ang pinaka masamang news, masamang balita sa bansa nating Pilipinas dahil sa mga ginagawa dyan na mga sindikato na namang bumabalik ang mga magnanakaw sa Ninoy Aquino International Airport. Ayan. Nanggigigil talaga ako nang mapanood ko tong news na to. Yung isang taga Thailand na nagpunta sa Pilipinas at ngayon ninakawan yung pera niya. Ninakaw yung pera niya sa wallet niya dyan sa scanning section. Napaka-wise talaga nila, no? Anong nangyayari na sa Ninoy Aquino International Airport na sobrang kamanga patay gutom at ang kakapal ng mga mukha ninyo dyan sa mga ano officer at saka dyan sa immigration or dyan sa mga security na yan. Ha? Ganyan na ba talaga kayo kamanga magnanakaw? Ha? Masahol pa kayo sa dilawan noon? Masahol pa noon kay Panut? Mabuti pa siguro noon kay Panut kay hindi pa masyadong ano, garapalan. Ngayon sobra-sobra. Ito talaga ang napakahirap kung ang presidente natin walang yagbols. Hanggang ngayon, wala ang pronouncement, walang pagsasalita, walang sobrang bingi, sobrang pipi. Hindi man lang nagsasabi na, I mean, kahit lang magbigay siya ng salita na ayusin nyo yan dyan, mga immigration ng NAIA, ha, huwag kayong ganyan kasi nakakasira yan, pero wala. Alam nyo itong ginagawa nila ngayon sa pagnanakaw nila sa pera doon sa wallet. Isang pinakamalaking ano to, malaking issue na ito sa Pilipinas natin na nakakasira sa tourism natin. Sino pa ba ang mga turistang gustong babalik ng Pilipinas? Sino pa ba ang mga turistang pupunta ng Pilipinas kapag malalaman nila to, makikita nila to? O, tingnan nyo. Sabi pa ng yung Thailand na yun na nakawan ng pera na hinding-hindi na daw talaga siya babalik ng Pilipinas. Tingnan nyo, nakakahiya. Nakakahiya kayo dyan, mga immigration, mga officer dyan sa scanning area. Noon kay PRRD, isang salita lang niya noon sa laglag bala, inawala eh. Ah, bakit ngayon? Parang walang takot. Walang takot na itong mga mandurukot. Daig nyo pa yung mga snatcher sa karsada, mga mandurukot kayong kapal ng mukha ninyo. Yan ang pinapakain ninyo sa pamilya ninyo. Sana mabalaukan, mabunol, mabulol o mamamatay yung pamilya ninyo, pinapakain ninyo sa pira ninyong ninakaw ninyo dyan sa airport, ninakaw ninyo sa mga taong nagbibiyahe, nagtatravel. Kapal ng mukha ninyo, nakakasira kayo sa pangalan ng ano, pangalan ng Pilipinas talaga. Pero kung ikaw BBA, may bayag ka pa, natatapos na itong mga nakawan, mga dukutan sa airport. Hindi na sana ito mangyayari kung ipapakita mo lang yung pagka-presidente mo na may yagbuls ka. Pero eh bakit kasi? Si ano kasi ang nagpapatakbo eh? Si Ahas Leysa, asawa mo. Yun ang problema. Kaya ngayon, tingnan nyo, walang takot ang mga mandurukot. Bumabalik na naman yung pagnanakaw nila sa mga bagahe natin. Gagawin nyo yan sa akin. Siguro mabait ang Lord na hindi nangyayari yan sa akin ni minsan noon pa hanggang ngayon. Gagawin nyo yan sa akin. Diba ipagsisigawan ko kayo, iskandalo ko kayo sa buong airport kahit hindi ko alam kung sino ang nagnakaw. Pag ako'y nawalan ng bagahe dyan, wala akong pakialam na magwala ako dyan at ipagsisigawan ko kayong mga magnanakaw dyan sa Ninoy Aquino International Airport. Di ba kayo nahiya? Alam nyo ang record ng Manila Airport natin ngayon is the worst airport in the world. Alam nyo ba yun? O ito na lang,
attention ko sa lahat ng mga turista para masisira, mas lalong masisira ang Pilipinas na wala ng mga turistang magpunta at matatakot sila. Kasi nakakahiya kayo eh. Mas mabuti pa, warningan ko ang mga turista. Ah? Attention to all the foreign tourists. If you want to go to the Philippines, please be careful. Because there is a thief. Ah? They will steal your money. They will steal your luggage. Be careful. In Manila, in Ninoy Aquino International Airport, there is a thief there. Especially in scanning section, scanning your luggage, your personal belongings. Please put it inside the bag and put the tight zip that they cannot open. Because, you know, that's how the syndicate, there is a sindikato dyan. They will go and steal your money if you just put your wallet open. You know, you just put your wallet into the scanning area and then put your something or anything. Please be careful. Be careful to all the foreign tourists. If you want to go to Manila, please be careful in Ninoy Aquino International Airport because there is a thief there. The officer, all the immigration there, there is something that, you know, just be careful. And your luggage, please go and wrap it and tie it that they can't open. Because, you know, they will search your things inside. They are so smart to open your luggage. Even you lock it, you put a padlock or whatever. The airport boy or who's ever there, they are so clever to open your luggage. They knows how to open your luggage. They knows how to steal it without spoiling your zip, your luggage zip. That's why be careful. Foreign tourists, be careful if you go to Manila. Manila Airport is the horrible airport. There is a thief there. Thief. Mga magnanakaw, mga mandurukot. Daig pa yung mga mandurukot sa kalsada. Mabuti pa siguro yung mga snatcher sa kalsada kasi yung mga tao doon na nag-snatch, maybe they are high in drugs or whatever. They need the money. Pero kayo, naka-uniform, nasa immigration o nasa airport, isa pa rin kayong mandurukot, ang kakapal ng mukha ninyo. Sana mabilaukan yung pamilya ninyo, pinapakain ninyo sa pirang dinukot ninyo. Yun lang ang gusto kong mangyayari sa inyo. At sana, yung nandurukot dyan, yung nandudukot doon sa Thailand tourist, sana nilagay yung mukha dyan. Dinidikit doon sa airport na yan. Babala, ang mga mukha nito ay mga mandurukot ng pera, mandurukot ng gamit sa bagahe. Nakakahiya kayo. Nakakasira kayo sa pangalan ng Pilipinas. Sino pa kaya ang gustong pupunta ng Pilipinas pag maririnig nila to? Malalaman nila na ganyan ang airport ng Pilipinas. Di ba bagsak ang ekonomi natin kung walang turista na darating? Ha? Naghihirap na nga tayo ngayon. Dinagdagan nyo pa ng kabalbalan ninyo, mga kupal kayo na mandurukot kayo, magnanakaw kayo dyan sa airport ng Naiya. Kaya mga tourist, be careful. If you want to go to Manila, be careful. That's all. Okay, panoorin ninyo guys itong video na to. Para po dito sa nakawan dito sa Naiya. Alam mo, nung pinanonood ko nga ho ito, sabi ko na lang doon sa habang pinanonood ko yung video na yun, sabi ko ang swerte nung yung Porringer na yun, kasi yung kumuha hindi naman niya ata kasama. Porringer din pero hindi niya kasama. Eh sabi ko pa naman, medyo maarte pa naman dyan sa Naiya. Ay, mga taga Naiya, yung kesyo ayaw magpa-video-video. May mga ganyan-ganyan, no video. O, di ba? Naalala nyo yung mga ganyan-ganyan nila na no video. No video, para hindi makita ang kapag ka magnanakaw nila. Tao na i-video yung ganyan. Kasi, isipin nyo na lang, kung hindi ho na video yan, o hindi nga.
Kung hindi diba, na video to, di wala kung yung nagreklamo na yun. Oh, eh since na video, wala na silang choice, di ba? Kung hindi tanggalin. Holy eh paano kung hindi? Oh, kung hindi walang video, hindi tinatanggal, tuloy-tuloy ang mga sindikato. Hindi lang medyo, may prinsipyo yung kumuha ng video. Kasi pinadidelete sa kanya eh. Pinadidelete po sa kanya yung video niya. Nagso-sorry yung babae. At nagmamakaawa na wag na daw ano kasi may mga anak siya. Pero buti na lang at nanindigan. Kasi kung hindi, sigurado ko eh. Sabi nga nila, kaya niya binidyo yon kasi merong group page. O sabihin sa Facebook. Na kung saan eh pinag-uusapan na yung ganyang nangyayari sa Naiya. So ibig sabihin hindi to isolated case. Ibig sabihin, may mga nag-report na before na may nangyayari na talagang ganyan. Mayroon ibig sabihin, na. Bumalik na po talaga yung mga kawatan dyan sa airport. So ibig sabihin po niyan, hindi yan first time, yan lang po yung first time na nahuli. Yes. Gets ninyo? First time lang niya nahuli. Pero nangyayari na yan ilang thesis na. Hindi ho yan unang pagkakataon. Yes. Kasi nga, kaya nga ho nila binidyo ngayon, it's because napag-alaman nila sa isang group page dito sa Facebook na may mga ganyang nangyayari lalo na sa mga foreigner. Kung maaalala ninyo, alam nyo ba yung tanimbala na yan, yung 2000, yung panahon ni Noynoy? Ha? Yung tanimbala na yan, ang talagang binibiktima niyan, it's either hapon, kasi yung mga hapon, ayaw na ng problema nun, so nagbibigay ka agad yun, naglalagay ka agad nun. Or mga matatanda. Yan o yung pinaka-target niya. Pinatarget so, nila yung mga matatanda. So, in other words, ang target po niyan ay mga foreigner. This time, ganun na naman, foreigner na naman. Kasi siyempre, ikaw nga naman, nasa ibang bansa ka, tapos may mga nakita kang ganyan, hindi ka na magre-reklamo eh. Hindi ka na lalakas ng loob na magreklamo kasi baka mamaya kung ano pa mangyari sa'yo, nasa ibang bansa ka eh. Buti na nga lang talaga merong itong tao na ito na sinumbong niya. Talagang at pinost niya na natanggal na nga daw. O, ito, panoorin natin ha. Naku po, sabi ko, nakakainit ng ulo. Sobrang nakakainit ho ng ulo ito. Suspendido na at posible pang makulong ang limang empleyado ng Naiya matapos mabistong nagnanakaw sa isang turista. Nakausap ng News 5 ang biktima at ikinwento ang nangyaring kap-kap-dukot modus. Nasa frontline ang balita niya, si Gerard de la Peña. Pagmasdan ng dalawang Naiya personnel na yan, tila babae may inaabot ng patago sa isa't isa. Pag alis ng isa, makikita... Diba, naalala nyo, ito ha, naalala nyo to nung panahon ni PRRD, pinagbawal na nga yung may bulsa dyan eh. Diba? Kasi nga sa mga nakawang nangyayari noon, pinagbawal na yung may bulsa. Ngayon may bulsa na eh. Bumalik na naman po itong bulsa-bulsa na to eh. Ang may ibinulsa ang kanyang kasamahan. Pera na pala yan. Naninakaw sa isang turistang taga Thailand. Sa isa pang video, makikitang dinala sa isang kwarto ang turista na sinasabing ninakawan ng pera. Ibinalik sa... Hindi, alam mo, ang lakas na loob nung kumukuha nito, ha? Kaya nga. Magtakin mo hanggang dun sa kwarto, sinundad niya. Hinatak na siya, eh. O, diba? Isinuli. Sinuli? Nakakahiya. Naku, ate, sana hindi nyo biler yan! Dapat ilagay yan, ipaskil yung picture niyan sa airport. Correct. Yun din ang lang, sinasabi ko. Dapat yung picture niyang babae na yan, ipinaskil nyo sa airport. Bawal ang mandurukot dito. Bawal ang mandarambong. Ganun. Magnanakaw. Para maging kahihiyan sa lahat ng mga empleya. Alam nyo kasi kung bakit? Kahihiyan mo yan. Sa bawat correct. Pilipino. Lahat tayo nakakahiya dyan. Nahihiya yan. Ang binibiktima mga foreigner. Ano na lang iisipin ng mga foreigner sa atin? Na sa tayo magnanakaw, ang mga tayo, Pilipino. Mga magnanakaw dito sa Pilipinas. Ganun ang iisipin ng mga foreigner sa atin. Ano na lang iisipin ng mga ibang lahi sa atin? Walang kuwenta dyan sa Pilipinas. Puro mandarambong dyan. Puro mga magnanakaw. Mabuti nga. Wala nang turistang magpunta ng Pilipinas. Sa totoo lang dapat kayo naiya. Ewan kung kapal na mga mukha ninyo dyan. Kalalo ka na kung sino ka man GM. Di ko kilala kung sino GM ngayon. Dapat, hindi nyo na pina-blare-blare yan.
Pinikturan nyo yan, inilabas nyo yung ID, pinaskin nyo dyan sa airport. Kaya nga, nilabas bawal yung mukha ng mga dito. Animal na yan. Diba? Nakamamatay. Ganun, hindi ikisa. Kawatan. Pinoproteksyonan nyo pa, ano yan? Kanya ng security personnel ang ninakaw na 20,000 yen o katumbas ng 8,000 pesos. 8,000 pesos? Diyos ko? Na nagmamakaawa ang security personnel na burahin ang mga video. Isipin nyo ha, ito ha. Nagmamakaawa ka? Kapal na mukha mo, sampalin kita. This is the first time na ginawa niya yan. Expert sila sa palitan eh. Kita nyo, parang magic. Kaya nga. Paano nangyari yun? Pagpasok nung ano? Di, alam mo, iniisip ko yan eh. Sa sobra si babiyahe ako, betong mga susunod na ilang ano, ibang bansa ako, iniisip ko. Sabi ko, paano nangyari yun? Tama nga naman. Kasi diba, pagpapasok ka sa ganyan, kailangan lahat ng nasa bulsa mo, ilalagay mo doon. Wallet, minsan, ilalagay, pag nagmamadali ka na, kukuha ka na lang dyan, lagay mo na lang dyan. Kasi, all along, may tiwala ka na pagpasok doon, paglabas, buo pa yung pera mo. Tama, mali. Diba? Yung wallet mo. Kaya ngayon, anong dapat mong gawin? Dapat talaga, meron ka pang ano dyan, ziplock ka siguro dyan. Eh, alam mo yung gano'n, yung zinizip na gano'n? May 7 kids daw siya. Ilagay mo lahat doon, zip mo. May hingit ng sorry-sorry, binalik ang pera. Mas, sus, diba? Tapos ilagay mo doon. Mas oh, lalong nakakahiya. Wala nang nakakaw nito. Ganun eh, di ba? The bitch who returned the money, who steal the money, imposible hindi kasangkot yung mga kasamahan nila dyan. And she returned the money back to the Thailand tourist guy? Naman, nagkapasahan. What imposible a shame. Imposible hindi kasangkot yung tumitingin ng video. Hmm? She said sangkot, she had a 7 kids and sorry. Kaya na, ako, dapat talaga dyan eh. Kaya ako, payo ko sa inyo ha. Gawin niyo yan sa akin. Pagkapapasok ko kayo dyan, yung wallet ninyo ilagay niyo sa may zipper. Mas lalo kayong mahiya sa akin. Bago pa ako kayo pumasok, kasi tinataranta kayo. Kasi binutanggalin niyo lahat kayo. Nasa bulsa niyo. Kahit yung cellphone niyo, ilagay niyo sa may zipper. Yes, para talagang hindi mabuksan. At bawal ho nilang hawakan yun, ha? Tandaan ninyo, bawal yun nilang hawakan yun. Pag wala kayo, pag sinabi nga nga, hinawakan nilang ganun, magwala kayo! Yan. Kasi gumawa kayo ng iskandalo. Oo, pag correct. Kailangan, talaga nakasiper ho yun kasi dapat magwala nakikita kayo, naman sa X-ray yan. Magwala kayo, so kung may titingnan sila, pwedeng kayo magbukas. O, buksan nyo, ganyan. O. Kaya nga, diba? Gawin pero nyo bawal yan nila akin. Ilagay yung kamay nila. Nakakaano eh, nakakagago lang diba, eh, mag-iskandalo diba? Nakakagago lang talaga. Buong airport. Sana talaga matuluyan ito eh. Sana eh, pinaskin nyo lahat ng pagmumukha niya. Lintik na yan. Kahit hulihin nyo pa ako. Yan. Natunto ng News 5 ang ninakawang Thai tourist. Ito siya, ang Thailand tourist na ninakawan. Kwento ng Thai National. Papunta siya ng Japan noong nakaraang Miyerkules nang mangyari ang nakawan sa scanning area ng NAIA Terminal 2. Nilagay daw niya sa scanning machine ang kanyang bag na naglalaman ng kanyang wallet. At kinapkapan siya ng NAIA personnel. Habang kinakapkapan, marami raw tanong sa kanya ang tauhan ng airport. Dito pa lang daw, kinutuban na si Tab Team dahil may mga nabasa siya online tungkol sa modus sa NAIA. They warned me about the robber in the Philippines. The officer is a robber. So I start first thing. Kita nyo, isipin nyo. The officer ko no is a robber. Punyeta, magnanakaw. Kayo nila masasabi ko sa inyo. Kayong mga nandyan sa airport. Yang pamumuno dyan, kahihiyang kayo. Habang ako, alam mo, naaawa ako eh. Kasi habang hirap na hirap yung bansa natin na ibangon ng ekonomiya, ibangon ng turismo sa atin sa Pilipinas, tas ganyan, ang makikita nila, pagpasok nila, sa tingin nyo hindi mababalita yan? Bumalik na naman. Naalala nyo noon, galit na galit tayo sa laglang bala. Kaya, mga Pilipino yan. Itong mga loyalista, kayo mga punyeta, kayo mga loyalista kayo, pag kayo magbubulag-bulagan pa rin dito na sasabihin nyo umaayos ang Pilipinas, ano nangyayari? Bumabalik na. Bumabalik na tayo doon sa kinagagalita natin dati. Di ba galit na galit tayo doon sa laglagbala? Ito na yun, no? Naalala nyo, may kinuwento pa tayo, yung isang vlogger na nawala ng gamit sa loob yung kanilang bagahe. Yung una nga, duda pa sila na hindi pa sila sigurado sa Pilipinas nakuha yun. Pero pantahin mo, isang oras mahigit na dalawang oras bago lumabas yung bagahe nila. Kaya doon nga. Pa lang, kasuspe-suspecha na eh. O eto na naman. Hindi ba tayo nahihiya niyan?
Tapos ketong kayo mga loyalista, pagtatakpan nyo na naman yung amo ninyong si Marcos. Alam mo ito kasi, kaya ganito to sasabihin nyo. Hindi naman kasalanan ni Marcos yan. Ano, iba micromanage siya? Hindi, mga tanga. Ang kailangan kasi, nakakatakot na presidente. Correct. Yung presidenteng kakatakutan. May salita. Kaya yung mga yan, mga lintik yung mga yan, mga officer dyan, loob, magnakaw, dahil kasi walang kinatatakutan. Hindi sila takot. Alam nila, mahina yung presidente. Mahinang nila lang. Inutil ang presidenteng Marcos. And I opened my wallet. And I found that I already lost 20,000 in yen. Nang kumprontahin niya ang mga tauhan na kumabkap sa kanya, patay mali siya raw ang mga ito. Ayan o, sino man yung punyetang yan? Ano ang dapat yan? Ipinaskill niyo na yan eh. Hindi yung puro kayo protekta eh. Iit din daw ng mga security personnel na walang CCTV sa lugar. After that, I turned. Yun naman, wala daw CCTV. Sarap sampalin na isa-isa eh. Paano na walang CCTV dyan? Walang CCTV. Airport, walang CCTV. I went to the officer and asked them, my money, where is my money? But no one held it. No security, no police, no officer. Ayan, di ang sindikato nga eh. Kakaya, oh. Ano tayo? Sorry, katulad na ba tayo nung mga taga, ayoko na lang magbanggit, yung mga... Mga patay gutom. 8,000 pesos ninakaw? Nakakahiya ka. Jutang ina mo. Mabuti na lang, may alis tong kababayan si Dapti. Kids daw. Diyos ko lang, nagigigil ako sa'yo. Ang naunang video raw ang ipinakita nila sa mga security personnel. Kaya nagpanik ang mga ito at isinauli ang pera. I said, my money. Something like this. And then she returned money to me because of I have very strong evidence. Hindi na nakapagsampa ng reklamo si Tabtin dahil bumalik na siya ng Bangkok at takot din daw siyang gantihan ng mga NAIA personnel. If they're still working in that area and I have to see them, I'm worried about if I don't do anything, but they put like a drug in my bag, like a amphetamine, something like that. So I'm worried about this. Ang kababayan ni Top Team na kumuha ng video na si Piawat Gunlaya Prasit ang nagsampa ng reklamo at nagbigay ng ebidensya sa mga pulis. Ayon sa Office for Transportation Security o OTS, suspendido na ang 5 personnel. Puro kayo mga inutil dyan. Inutil kayo mga... Yan ang masasabi ko sa inyo, lahat kayo inutil. Nasangkot sa pagnanakaw sa turista. Walang galang sa inyo, walang respeto, walang sa inyo, sir. Yung mga tao ninyo, kaya dyan. Kayo inutil. Correct, mga inutil kayo, mga jutang ina ninyo dyan sa airport, mga officer. Dahil sa criminal charges. Nakakalungkot lang that our economy is opening up. Paano support kayo, sir? Yan ang totoo. Yeah. Nakakalungkot kasi nga support kayo. Galit na si Banat. Sana pagka ganyan, talagang maging matibay naman kayo, maging matikas naman kayo. Hindi yung parang wala lang eh. Yan ang hirap sa inyo, kaya tayo ganitong bansa natin eh. Suspended lang? Parang tinotolerate lang natin. Okay lang yan, suspended lang. Oh, ito, suspended wala lang? Ipaskin nyo yung mga pagmumukha niya, mga hayop na yan. Kaya nga, ipaskin. Ilagay nyo dyan sa airport para hindi tularan. Well, the president and the entire government machinery has been inviting tourists and investors to come to the Philippines. Ito naman ang mga tauhan namin na... Sinisira naman ating reputation in the international... Eh, nakangiti ba kayo, sir, eh? Anak ng weting. Yan ang hirap, eh. Sinisira? Kasi kung wala si kayong disiplina. Kasama ka si Bak dyan. Kaya nga. Problema, supot tong gobyerno natin, eh. Walang disiplina. So, but definitely, be assured that... Mabuka ninyo, galing nyo lang magsalita, mga kupal kayo. ...really address this issue more aggressively. And we'll find other strategies to solve the problem. May iniimbestigahan pa rin silang 6 na kaparehong kaso ng pandurukot sa mga pasero sa NAIA. Para sa Thai tourist na si Tabtin, hindi na muna siya babalik ng Pilipinas. Tingnan nyo, ano reaction? Hindi na lang muna siya babalik ng Pilipinas. Buti sa tingin nyo siya lang? Hindi, ako kaya nag-iinis ang puwit ng ano ko dito kasi sa tingin nyo siya lang yan? Siyempre gagawa at gagawa yan ng video,
pagkakalat niya sa kamag-anak niya, ganyan yes, tayo dito sa Pilipinas. That's good, Banat Bay. Anong klaseng ano tayo? Ipagkakalat niya sa buong mundo. Yung reaction ng mga na huwag na kayong para babalik sa Pilipinas kasi, dahil nandito diba, maraming manduruko. Para siyang pinagtulungan na, where's my money? Walang pumapansin sa kanya. O, di magkakakuntsaba yung mga punyeta dyan. Kaya nga. Tanggalin niyo lahat kung sino yung naka-duty doon. Mga sindikato. Ilagay niyo yung mga pangalan. Ito, tinanggalan namin lahat to. Eh parang ang dating eh, wag na, protection na natin sila, may mga kamag-anak yan. Yan, naisip ba nila yan? Anong ginagawa nila yan? Anak kaya kayo nga ng weteng. Dahil nadala na siya sa masamang karanasan. Maybe it will be my first and my last in Philippines. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard De La Peña, News 5. Tingnan nyo na. Grim naman ni Senadora Grace Po na hindi sapat na masuspindi lang ang mga tauhanang naiya na nagnakaw sa turista mula Thailand. Nakakagalit at nakakaya raw ang nangyari. Muli na namang nadungisan ang reputasyon ng naiya. Asan na yung presidente natin? Wala, tulog. Iya, dalawang mga taong inaasang mangangalaga sa mga pasahero ay sila pa mismong pasimuno. Hindi, di ba ho? Isipin nyo na lang kung panahon ni Pangulong Duterte ito. Pag nakarating sa kanya yan, ay sigurado ko sa inyo, baka hindi lang ganyan na pinatawag na lahat, pati sekretary ng DOTR, lahat yan. 24 hours, sulbat na yan kay PRRD. ...ng Senate Committee on Public Services na may katapat na kasong kriminal ang nangyaring pagnanakaw. Pero gusto raw alamin ng senadora kung ano ba ang nagbudyok sa mga tauhan ng naiya para gumawa ng ganitong krimen. Okay, hanggang dito na lang. Sana, isang leksyon mo na yan, nanay ka, jutang ina mo, magnanakaw ka, naka-uniforme ka dyan, nasa security officer ka sa o sa scanning area. Magnanakaw kayo, mandurukot kayo. Kaya, warning, warning, attention, attention. Sa lahat ng mga foreigner tourists, be careful if you go to Philippines in Manila International Airport, NAIA, that's tutang inang naiya na yan, the worst airport in the Philippines, in the world. Be careful. Be careful if you go to Ninoy Aquino International Airport because there is a thief. There is a officer or in the scanning area, they will steal your personal or money or luggage. That's it. Buti pang gagawin ng ganyan. Kasi yan, puti pa yung ganyan. Tangina, nakakagigil eh. 8,000 ninakaw, nagpasapasahan pa agad, ang bilis ng mga kamay, daig pa yung mga snatcher na, snatcher sa gilid ng karsada. Na parang ang bilis nila ng kamay nila, nagpasapasahan ng pera. Hindi ba yan nakakahiya? Lintik. Tapos, ganun lang ang hatol. Nagmamakaawa, binalik pa ang pera dahil may nakabidyo na kasamahan yung turista na yan. Kung walang nagbibidyo, walang balita, tahimik. Tuloy-tuloy ang mga mandurugas, ang mga magnanakaw sa Ninoy Aquino Airport. Nakakahiya kayo. Ninoy Aquino International Airport is the worst airport in the world. And that airport, maraming mga magnanakaw, mga mandurugas. Please, magtanong kayo to all the tourist people don't understand about magnanakaw sa airport. You ask if you know, if you have a friend like a Filipino or somewhere, you ask what is the meaning of magnanakaw inside the airport in Ninoy Aquino International Airport. Yon. Kailangan bibigyan na lang kayo ng babala para nga, mas maganda nga eh. Wala nang magpunta ng mga turista sa Pilipinas para lalong gagapang ang Pilipinas. Nakakainit eh. 8,000? Ninakaw. Ang bilis ng mga kamay ng mga nakawan. Gawin nyo yan sa akin, mga jutang ina ninyo. Kahit hindi ko pa nakikita kung sinong nagkuha, pag alam kong nawala on the spot dyan sa mga scanning or sa mga ano, diba, iskandaluhin ko kayo, mga lintik kayo dyan. Tang ina ninyo. Kapal ng mukha ninyo. Sana mabulo na ng pamilya ninyong kumakain sa mga ninakaw ninyong pera dyan. Papakain ninyo sa mga anak ninyo.
sa pamilya ninyo, ang pirang ninakaw ninyo, or anong mga ninakaw niyong mga chocolate sa mga bagahe, hindi kayo nahihiya? Sus, Diyos ko, Lord. Isa lang yan nagpapakita kung gaano ka inutil, Marcos. That's why everyone are taking for granted because our president are so weak and inutil. He don't have even a words to say anything about this. Sampipi, bingi. Bingi ang kupal. Nakakainis talaga. Talagang gigil na gigil talaga ako sa mga ganito. Bumabalik na naman talaga. Balik na ilang beses na yan. Yung kahit nga yung Pinoy, ninakawan yung ninakaw yung mga gamit niya, mga ano yung mga laptop, chocolate noon. Nabasa ko rin yun, yung balita na yun. Ito, turista. Ito na naman mga target nila. Turista, tulad noon ng Tanimbala, turista ang mga target. Diyos ko, nakakahiya kayo. Sobrang kapal ng mukha ninyo, mga kupal kayo. So hanggang dito na lang, guys. Sana maririnig ito ni PRRD. Maririnig ni PRRD at alam ni PRRD itong mga itong news na to. At magbigay siya ng babala na naman dyan sa mga ano, mga magnanakaw sa airport. Maraming salamat.